Walong bata sa Catanduanes ang nagpositibo sa COVID-19 matapos umanong maglaro sa lugar kung saan ilegal na nagtatapo ng kanilang medical waste ang isang laboratorio. Diyan po tumutok si Jesse Cruzat ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nakatakdang sampahan ng kaso ang may-ari ng isang diagnostic laboratory na nasa likod ng pagtatapo ng mga hazardous waste material sa baybayin ng Barangay Concepcion, Vera, Catanduanes. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Officer ng Naturang Bayan, base sa pag-aaral ng DNRMGB, maraming nakitang violation sa operasyon ng Naturang Diagnostic Laboratory. Binigyan ng ahensya ng ilang araw ang may-ari ng laboratorio para makapagsumiti ito ng position paper bilang sagot sa mga paglabag nito. At kung hindi makapagsusumiti, posibleng maharap sa kakulang multa o ang pagpapasara sa Naturang Laboratorio. Binigyan sila ng until February 9. ang kanilang position paper at saka mag-i-inspect din, magkakandak din ng inspection, actual inspection din sa mismong center. Samantala, nasa 23 bata naman ang nakitang naglalaro sa lugar na pinagtapunan ng mga hazardous waste material ang isinilalim sa swab test ng Rural Health Unit kung saan 8 sa mga ito ang nagpositibo sa COVID-19. Sa pagkonduktat ng Rural Health Unit sa Navira, sa paagi kang antigen test, nagkiba po kita ni na 8 personahe na nagkiba po ni na resulta ni na positibo sa isinagibo pong antigen test. Ilang araw lang ang nakararaan, libu-libong hazardous waste materials ang nadiskubre ng mga otoridad na nakatambak sa gilid ng Concepcion Palna Bridge sa Naturang Barangay. Kinabibilangan ito ng mga hiringgilya, vacutainer na may mga blood samples ng pasyente, isang plastic ng PPEs, mga gamit ng antigen test kits at ilang maliliit na bote na nilalagyan ng dumi at ihi ng tao. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ako si Jesse Cruzat, nakatutok 24 oras.